Hello mga mare, dahil rest day ko nga pala ngayon, naisipan ko nga pala magluto ng Adidas. So ayun nga una kong ginawa dyan, nagpakulo muna ako ng tubig. Habang inaantay kong kumulo yung tubig mga mare, tinakpan ko muna. Tapos habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig, sinunod ko naman yung bawang mga mare. Pinitpit ko muna yung bawang para mabilis balatan at mabilis siwain. So hindi ko na ngayon iniwan ng pino mare, kasi hindi naman kailangan ng pino. So, binilisan ko na nga rin magayat dyan mga mare at gigil na gigil pa nga ako dyan. So, pagkatapos nyan mga mare, isinunod ko naman dyan ang sibuyas na puti. Mas maganda nga palang gamitin ang sibuyas na puti kaysa sa sibuyas na violet mga mare. Kasi yung sibuyas na violet, kapag binabalatan mo pa lang, eh mahapdi na talaga sa mata. Kaya kung ako sa inyo mare, ang gagamitin ko na lang sibuyas ay yung kulay puti. Masarap na, malasa pa. So ayun na nga mga mare, kumulo na nga yung pinakuluan nating tubig. Tapos isusunod na natin lagay dyan yung paa ng manok. After nyan, antayin natin kumulo yan ng 30 minutes bago natin i-drain. Kasi kailangan talaga natin ipakuluan yan ng matagal kasi medyo matigas yun. So tingin ko nga dyan makunat yung paa ng manok na nabili ko, yung parang matanda na. Pero ang ginawa ko na lang, pinakuluan ko na lang siya ng matagal. So, ayun naman, lumambot naman siya. So, ayun na nga, i-drain na natin yung mga chicken feet natin. So, ayun na, na-drain na natin. Tapos, susunod naman natin is magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. So, ang una kong ginawa dyan, pinainitan ko muna yung kawali at ang yung mantika. Dapat nga ang ilalagay ko dyan eh, yung butter dapat ang ilalagay ko dyan mga mare, nawala na sa isip ko, nakalimutan kong kunin sa ref namin. So ayun na nga, mantika na nga ang nilalagay ko. Kaya ayun, diniretso ko na nung pagluluto. So ayun nga, nagbrown na nga yung ating bawang at ismood naman natin yung ating sibuyas na puti. Na talaga namang napakabango habang nagluluto ka pa lang yan, eh sobrang bango na. Talagang may excite ka sa pagluluto pag ganito kabango yung ginigisa mo. So bantay natin magbrown pareho. Pagkatapos nyan, ihuhulog na natin yung chicken feet natin na pinakuluan natin kanina. So yun nga mga mare, may kwento lang ako sa inyo. Kasi nung bumili ako ng chicken feet sa palengke, nagtanong ako dun sa kay kuya kung magkano yung kilo. 80 pesos yung per kilo. Ngayon, yun na ata yung pinaka natitira nilang chicken feet. Ngayon, sabi ni kuya, bilhin mo na lahat. So sabi ko, ay dadalawa lang ho kami kakain yan. Tapos ngayon, last na ngayon, ibinigay na sa akin lahat. Lagpas na lang 1 kilo, siguro mga 1.5 kilo yun. So, ibinigay na nga sa akin ng 80 pesos. Di ba mga mare, ang swerte ko naman. Sobrang dami na talaga yan mare, kung di nyo napapansin na marami na talaga yan para sa akin. Sabi ko, wow kuya, thank you. Nakamura na, nakarai ka pa ng bili. So, ayun na nga, nailagay ko na nga lahat ng mga sangkap dyan. So, dinagdagan ko rin ng asukal, nilagyan ko ng paminta, tsaka ng dahon ng laurel. So, pagkatapos nating ilagay lahat ng ating mga ingredients sa ating pagluluto, pagkatapos nyan mga mare, tatakpan natin yan at siguro mga 20 minutes uli nating antayin yung kumulo itong niluluto kong ulam. So ayun na nga, dinagdagan ko na nga ng paminta. Pagkatapos nyan mga mare, susunod ko na rin dyan yung dahon ng laurel. Pagkatapos nyan na yun, tatakpan na natin. Tapos mabilis lang yan mare, siguro pagkatapos ng mga 20 minutes, siguro okay na yan. Tsaka natin titikman ang ating niluto mga mare. Sigurado ako sa inyo, napakasarap talaga yan. Kasi diba yung karaniwang mga niluluto dyan is yung adobo, tapos nilalagyan ng Sprite, tapos gata. Pero ito mga mare, napakasarap, promise. Para kang bumili ng ihaw-ihaw sa labas. Na mas masarap pa yung sauce dun sa binibili mo sa labas. Promise. Kahit wala yung sili, napakasarap mga mare. I-try nyo yung recipe ko na to. Makakalimutan nyo siguro kung ano pangalan nyo. Charot. So ito na nga mga mare, ang ating chicken feet na niluto. So sa nakikita nyo, ahanguin ko na yan. Pinakita ko lang sa inyo ng malapitan. So ayan na nga, isinasalin ko na nga at talagang excited na akong tikman ng ating chicken feet. Ang lasa niyan mga mare is manamis-namis na maanghang. Talagang parang uulit-ulitin mo sa sarap. So ayun na nga mga mare, sana nag-enjoy kayo sa aking video.
Dahil mautal-utal na nga ako magsalita, dahil ako'y nagablangko talaga kapag ako nagbo-voice over, mga Mari. Makakahiyaman tong aking pagsasalita eh, kasi kinapalang ko na talaga ang aking mukha para lang ako'y makapag-video na rin. Naman mga Mari, nakakahiya naman talaga yung aking pagpo-voice over at putol-putol nga. At ako'y nabablangko kapag ako'y magsasalita, pasensyaan nyo na mga Mari. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. At sa mga hindi pa nagpa-follow sa aking Facebook page, please follow and like my Facebook page, Bonsel Vlog. And kung gusto niyo naman tong mapanood ng buo, punta kayo sa aking YouTube channel, Izel Vlog. Yun lang mga Mare.